Magandang pinagpalang araw pong muli sa ating mga minamahal na taga-subaybay. Kumusta na po kayo? Kayo pong aming mga minamahal na patuloy na sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Nawa po ay patuloy po kayong pinagpapala ng Diyos. Problema? Natural lamang po yun. Meron pong mga mensahe ang Diyos para po tayo patuloy na mapapalakas. Tayo po muna ay dumulog sa hapagkainan ng panalanginan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito, sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo po sa amin kasama na ng aming mga minamahal na patuloy na sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Maging ang ngayon pa lamang nakapanood o sumusubaybay sa programang ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, anuman po ang pangangailangan ng bawat isa na nakikinig, nanonood dito po sa programang ito, naway dalangin ko, Banal na Espiritu Santo, kayo po ang magbibigay ng kalakasan, pag-asa, kaliwanagan, higit sa lahat, kagalakan at kapayapaan sa aming mga buhay. Sa aming pagpapatuloy, ikaw ang maluwalhati, aming Diyos na minamahal. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. This all we pray in Jesus Christ, mighty name. Amen. 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 Nais ko lang ibahagi po sa inyo dito po sa magandang balita, Biblia, Tagalog. Mula po sa mga kabanatang Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 at 29. Pagod ka na ba? Ito po ang titulo. Well, of course, tayo po ay bilang tao, talagang may hangganan ang ating kalakasan. Ngunit, mayroon pong habilin, mayroon pong pangako ang ating Panginoong Diyos na nagmamahal. Ganito po ang kanyang tinuran sa aklat po ng Mateo, Kabanata 11, talata 23 hanggang 29. Sabi niya po rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat, wala po exemption yun, lahat po tayo, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Pagod ka na ba, kapatid? Pagod na po ba kayo, mga minamahal po naming sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala? Saan po ba tayo napapagod? Problema sa buhay, pagod na sa kaiisip, mga mabibigat na mga problema, talagang mahirap po. Mga pagsubok, mga sufferings and trials na sinasabi po dito sa Bible, natural po pala yun na nangyayari. Sabi nga po ng ating Panginoon, pasanin ninyo Sabi niya po, nabibigatan ka ba sa inyong pasanin? Tayo nabibigatan at bibigyan ko kayo, sabi niya ho, sa kanyang aklat, ng aklat ng Mateo chapter 11. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tapos, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Bili nyo, bibigyan tayo ng kapahingahan, pero pasanin mo muna yung pamatok. Ang pamatok po na tinutukoy dito, yung katulad po yung sa nasa batok ng kalabaw, pag siya po ay nag-aararo. Of course, alam po natin, pag yung kalabaw nag-aararo, lalo na po yung mga magsasakaan, makaka-relate po sila rito.
Di po ma, may sudsud po yan. Kapag ang pamatok nakalagay sa likod o sa batok ng kalabaw, sa paglakad po nito at ang pangsudsud ay ibinaon sa lupa, talaga pong babatakin ito ng gusto ng lakas ng kalabaw at magbubungkal po ng lupa yung pong sudsud na tinatawag. Ay mahirap po yun. Di po ba? Eh yung kalabaw, talagang ang lakas niya, ibang klase. Ibang klase po ang kalakasan ng kalabaw. Ngunit ang sabi po ng Panginoon sa atin, iba naman eh, bilang kanyang mga anak. Pinapapasan niya po sa atin, pero anong sabi niya po rito? Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kay sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Pag pinasan po natin, ano pa daw mangyayari? Makakatagpo tayo ng kapahingahan. Biruin niyo, saka naman nakakita na may pamatok, tapos pag hinila mo, ang resulta, kapahingahan. Ang kapahingahan po kasing tinutukoy dito ng Panginoon. Kung tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, anuman ang kabigatan ng ating mga suliranin, mga problema at pagsubok, ang sabi ng Panginoon, makakatagpo kayo ng kapahingahan. Dahil meron pong kapahingahan sa salita ng Diyos. Saan po? Dito pa po sa pangako niya sa aklat po ng Isayas. Ganon din po sa magandang balita, Biblia, Tagalog. Sa aklat po ng Isayas, mula sa kabanatang 40, talatang 31. Sabi niya po rito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Marami po sa atin, mga mananampalataya, mga kapatid, pagod ka na ba? Di po ba? Mga misyon na ating pong ginagampanan, mga paghayo, kung saan-saan tayo napupunta, talaga po namang nakapapagod. Minsan po, gusto na nating umayaw. Aminin. Di po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, tatakbo raw po tayo ng tatakbo. Hindi tayo mapapagod. Lilipad daw po tayong katulad ng agila. We will soar high. Ngunit hindi daw po tayo mapapagod. Kasi po kasama natin ang ating Diyos sa ating bawat paghayo. Huwag kang susuko, kapatid. Tuloy lang ang laban. Dahil sabi ng Panginoon, makakatagpo tayo ng kapahingahan. Nakita po natin, di po ba yung agila? Totoo po yon. Sabi po nung ating minamahal na Bishop, Vicky Sebastian, katuturo lamang po niya ngayon, tong Sunday service, na taon po nagkapareho yung aking inihahanda na pagbibigay mensahe ng salita ng Diyos. Ngayon po talagang napakabuti ng Diyos. Isa lang ang mensahe niya po ngayong araw na ito. Ang tayo po ay magpatuloy. Huwag tayong mapapagod. Ibig sabihin na huwag magpapagod, wala naman hong nagtatrabaho na hindi talaga mapapagod. Ibig sabihin ng huwag mapapagod, magpatuloy tayo sa paggawa, magtiwala sa Diyos, at makakamtan natin ang tagumpay. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal naming masugid na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Nakakita na po ba kayo ng gumagawa na manggagawa? No? Ano mang trabaho yan? Kahit hirap na hirap, pinagpapawisan ng gusto. Pero ganadong-ganado gumawa. Bakit? Sa kanyang puso, sa kanyang isip, meron siyang inspirasyon. Sino ho ang inspirasyon niya? Ang Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, tatakbo tayo ng tatakbo, hindi raw po tayo mapapagod. Lilipad daw po tayo at bibigyan tayo ng lakas katulad ng isang agila. At ang katangian daw po ng agila, pag bumabagyo, hindi po siya nagpapatangay sa bagyo. Siya daw po ay umiibabaw sa bagyo nang sa gayon, hindi siya maapektuhan ng bagyo. Ano pong ibig sabihin nito? Sa ating daw pong bawat paghayo, anuman ang bigat ng problema sa pamilya, sa mga minamahal sa buhay, ano man yan, spiritual, physical, mental, emotional, material at mga pinansyal na mga problema, ano po mangyayari? Di po ba maapektuhan tayo sa totoo lang? Pero ang Diyos po ang palaging sa atin sumusubaybay,
nagpapala, nagkakaloob na mga pagpapala na ating pangailangan. Ituon lamang po natin ang ating puso. Ha? Let us all focus our spiritual eyes on Jesus sa ating pong puso. Tingnan lamang po natin, tanawin natin ang Panginoon na siyang may-ari ng katagumpayan. Huwag po tayong mapapagod, huwag tayong bibigay. Dahil sa bandang huli, makita po natin ang katagumpayan ay nasa kamay ng Diyos na makapangyarihan. Hindi po tayo mabibigo. Wala pong nabigo na mga manggagawa. Wala pong nabigo na mga tao na umaasa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang sabi niya po sa kanyang salita, sa Diyos, walang imposible. Yung mga imposible po sa ating mga tao, sa Diyos ay posible. Dahil ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Ano man merong kakapatid, kahit karamdaman, sige lang, maglingkod ka kapatid. Huwag mong ituon ang iyong isip at ang iyong puso sa iyong karamdaman. Dahil ang Diyos, Diyos ng kalakasan. Ang Diyos, Diyos ng kagalingan. At ang Diyos, Diyos ng katagumpayan. At ang Diyos natin ay tunay na Diyos na manggagamot. Lahat ng umaasa sa Kanya, ang sabi niya po, ay hindi tayo mapapagod. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan sa gitna ng mga kaproblemahan sa ating buhay, mga kabigatan na ating dinadala. Lagi po nating tatandaan, bibigyan daw po tayo ng Diyos ng kapahingahan sa mga nagtitiwala sa Kanya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip at ng buo nating espiritual na kalakasan. Maraming salamat po. Tayo po'y dumulog muli sa hapagkainan ng pananalangin. Salamat po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong tinuran na inyong mga salita. Sinabi niyo po na kami ay magpatuloy sa gitna ng aming mga paghihirap o kapaguran. Panginoon, hindi po namin ito mararamdaman dahil bibigyan niyo kami ng kapahingahan. Sa mga patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa gitna ng kapaguran, sa gitna ng mabibigat na problema, Panginoon, kami patuloy pa rin aasa at magtitiwala sa iyo. Dahil sinabi mo, Panginoon, ikaw ang Diyos ng katagumpayan. Hindi po kami mabibigo dahil lahat ng umaasa po sa inyo, Panginoon, sinabi niyo, Panginoon, lilipad na tulad ng isang agila, ikakampay ang mga pakpak, ngunit hindi mapapagod. Kami tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi po kami mapapagod. Salamat po sa kalakasang espiritual na ipinagkaloob mo sa amin, sa aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Ano man po ang kanyang mga pangangailangan, kayo po ang magkaloob, Panginoon. Kayo po ang magpo-provide ng lahat ng ito, Panginoon. At bawat isa po sa amin ay hindi mabibigo dahil kayo na aming Diyos ay Diyos ng katagumpayan. Maraming salamat po. Ito pong aming sama-samang dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, O Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po. Minsan nawa po, minsan pamuli, tayo po'y napagkalooban ng Diyos ng ibayong kalakasan, kagalakan, at patuloy na pag-asa sa ating buhay. Huwag po tayong bibitiw anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating pinagdadaanan na mga problema. Saglit lamang ito, kapatid. Dadaanan lamang po natin ito. At sa bandang huli, ang katagumpayan ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!